complicated, pero I mean you made it far. Sino nga ba? I want you to promise me one thing. Don't be like me. There are far more important things in life than money. Bakit mo naman po siya pinupunta dito? Gusto ko lang naman makilala tong manliligaw mo. Wala namang masama, di ba? I think I'm starting to fall. Pwede ba hayaan mong saluin kita? Let's be Madge and Rick. Magic. I'm leaving for China in a few days. I swear, pagbalik ko, I'll make you change your mind. Magaling mo mekaniko to si Ando. Ah, talaga? Oh. Naghahanap ako ng somebody who will maintain my cars. Ano, pwede ka ba? Have you told Billie already? She deserves to know the truth. Tingay ko, ang dami-dami mong choices. Ako, si Joshua nang yabang pa. At si Joshua, may mall of China. Eh si Bat, may mall din si Kuya. Saan ba na? Mall! Ang kailangan ng mga bata, cute, charming, adorable, and pleasant. In short, ako. Aminin mo na, andito ka lang para masilayan ang mukhang to. Hala ka nga dyan. Do you remember Tita Nina? I met with her recently. She actually wants to meet you. Okay lang ba? Pakilala na kita sa akin. Mga bayaw, okay na. Napatulog ko na. See? Bats is the baby whisperer. Siya lang ang nakapagpatahan kinalupat, Lea. Galing! Oh, galing mo mag-alaga kay Bats. Para sa na ni Billy. Parang mo pala napatulog yung mga bata. Wala kasi kayong ganito eh. Teka lang ah. Love life muna ako. Kumusta na kaya sila Ethan at Billie? Ano na kayong ginagawa nila? Hay nako! Ang mga D&D talaga! What's D&D? Deads na deads kay Billie. Teka nga, bakit ba lahat kayo gusto nyo na ako ipakilala sa mga kamag-anak nyo? Kasi you're important to us. Gusto namin ma-mate mo yung mga taong importante din sa amin. Yaya? Magyayaya ako at mag-aalaga ng bata? Kung gusto mo lang naman, part-time lang. Hanggang sa makahanap ako ng permanenteng yaya ng kapal. Wait, this is unfair. I know you just wanna hire him dahil gusto mong magpalakas kay Billy. Okay, sige. Hindi ko siya kukunin, ikaw mag-aalaga. Ikaw magpapaligo, ikaw magpapakain, at higit sa lahat, papantan mo yung diapers nila. Game ka? Okay, you be the yaya. Basta kuya Bats, kung ikaw na yaya nung kambal, ha? Huwag mo ilalakad si Iwan kay Billie. Huwag ka mag-alala, Andoy. Walang kinalaman si Billie dito. Ako mismo magsasabi kay Bats na walang maapektuhan sa panliligaw. Ano, Bats? Payag ka ba? Yaya, pagkatapos kong kunin lahat ng kurso dito sa Maynila at aralin at suriin ang lahat ng kaalaman tungkol doon, Yaya. So ayaw mo? Pasensya na. Hindi! Ang gustong-gusto ko! Game na game ako dyan! Alam, wala na interview. Kaya na? Wala na. Push! Yes! Oh, sige. So, itong tita ninang mo, kapatid ng mami mo. Yes. She was there. Whenever my parents went to work, I stayed at her house. And she also helped me get through my parents' divorce. And she helped me get through things when I found out my dad was dying. I
begged my mom to come back. But she didn't. So, Tita Nina took her place. Bait naman pala ng Tita Nina mo eh. Yes, she is. I'm really sorry I'm late. Huwag ka na mag-apologize. Mamaya na, just sit down so you can start the interview. Hi, Mar. We can start the interview now. Alright, let's begin. So, kamusta kayo? Anong pakaramdam na pagkatapos ng 20 years, eto kayo at magkasama mo? Of course, we're very, very happy, Del. Sa matagal na panahon, solid pa rin yung friendship namin. At this time, we're back as Tres Marias. Diba? Miss Amelia, unlike noon na career lang po ang focus nyo ngayon, may kanya-kanya na kayong pamilya at trabaho. So, how do you manage your time? Tamang time management lang naman ang kailangan dyan eh. Sinisiguro lang namin na balanse yung oras namin, ganun. Tsaka maswerte kami dahil suportado kami ng mga pamilya namin. Oh. How many kids do you have? Dalawa. Ako isa, si Mariko. Naku, sana ma-meet niyo siya. Mm. Naku, ang ganda-ganda niya. Kasi ganda ko rin. Ikaw, Beatrice? I have two sons. Yung isa lang yung kasama ko dito, yung bunso. Yung isa naman, he's busy traveling. Pero meron din akong isang pamangkin na matagal ko nang hindi nakakasama. And recently, we just reunited. Meron ka palang pamangkin? Diyos ko naman. Pakilala mo sa akin. Sino ba yun? Oo naman. Pero, bakit ngayon lang kayo nakita ulit? After my dad died, I went through a dark period in my life. I ran away from home. I refused to talk to anyone. I didn't know na may pinagdadaan na din si Tita. She was pregnant and we ended up losing touch. I remember the last time kami nakita. We fought. Kasi pinipilit niya ang intindihin yung mom ko. And my mom didn't even show it to my dad's funeral. Nakaka-pressure naman palang ma-meet yung tita ninang mo. Why naman? Kasi sa pagkakakwento mo, mabait siya, maayos. So, di mo naman ako sinabihan agad. Sana nag-ayos ako, nag-make-up. No. Mag-make-up? No. You're beautiful. Sabi ko ba? Ganto ko eh. The only thing in life that's true. Wala pa rin po si Ethan. I'm not waiting for Ethan's post. Hindi ako insecure. Bakit? Insecure ka ba? Maniwala. Patingin nga. Ayoko nga. You're invading my privacy, man. Tinitingnan mo eh. Hindi oh! Ooh, patingin nga. I don't know. Ano yung nagawa niyo dyan? Ito si Joy. Ini-stalk si Ethan kung nag-post siya ng date nila ni Billie. Hindi ako. Ikaw kaya. Ooh, ba tayong pakita yung cellphone mo? Patingin nga. Ayoko nga. Patingin. Hoy. Alis mo na ako. May meeting pa ako. Iniwan ko yung kambal kay Bats. Sige. Yuan. Joy. May gusto sana ako sabihin sa inyo. Gusto ko sana yung apat tayo, pero ngayon mo na sasabihin. What is it, man? Are you giving up? Hindi. May kaibigan kasi si Lola Madge na may car collection. Naghahanap ng mga ngasiwa dun. Gusto ko sana mag-apply, kaya lang mabawasan yung oras ko dito sa bar. Okay lang ba? Oo naman. Andoy, mag-apply ka. Matagal mo nang gusto magkaroon ng auto shop, di ba? Magandang training yun. Talaga yun?
Salamat. Yeah, do it, man. Live without regrets. You only get to live once, diba? Tapos, kung busy ka na doon, wala kang oras kay Billie. So good for me. Jay, talaga, puro ka kalokohan. Joke lang, bro. Just do it. Salamat. Ita, dito nag-show si na Mamay. Ay, may show sila ulit mamaya. In-invite mo yung tita Ninang mo dito? Ayaw nga pala, hindi mo pala napanood kasi late ka noon. Ikaw naman, nahiya ka pa. Sana sinabi mo na lang sa akin. Billie, I have something to tell you. Ano yun? It's about tita Ninang. Sabi ko na nga ba masailan yun eh. Magpapalit na sana ako nina, pinigilan mo ko. Nakabahan tuloy ako. Actually, you're the reason why kami nag-reconnect ni tita Ninang. Ha? Paano? Billie, you know her. Sino? Tita Ninang, si Tita Beatrice. Mom ni Toti. Ha? Teka. Paano nangyari yun? Tsaka kailan mo pa nalaman? Days ago, I briefly saw her doing your mom's concert. I thought kumukha lang niya. I had no idea she was here in Manila. Kaya nagpakita ko sa kanya, dun ko lang nalaman. Billie. I had no idea she was Toti's mom. Pero di ba nakita mo na si Toti? Hindi mo siya kilala? I never knew Toti. Before. Buntis pa lang si Tita nung last time kami nagkasama sa London. Ilang araw mo na ulit alam? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? I was waiting for the right time. Kung kailan kong ka na, I know you have your issues with Tita Beatrice. Kaya pala ganun mo na lang siya ipagtanggol. Billie, she's a good person. Maniwala ka. Good person? Oy, siguro sa'yo. Kasi tinulungan ka niya, di ba? Pero Ethan, matagal na kayong hindi nakikita. Yes. Time has passed. Pero hanggang ngayon, naalala ko pa rin nung tinulungan niya ako sa mga hardest days ko. If it wasn't for her, I wouldn't be here. Ethan, yung tita Ninang mo ang nag-a-attempt na sirain yung pamilya ko. So, yung taong tumulong sa'yo sa hardest days mo, ang nagbibigay ngayon ng hardest days sa amin. You and I will tell the story that we're a proof of destiny. Gonna make them all believe that there's a thing called fate. Tell the world the story. You and me were once a dream. Make them all believe that it's always you. Andoy, hindi ka pa ba uuwi? Ha? Bakit? Hinihintay mo si Ethan, no? Bakit? Ikaw hindi? Of course not. I don't even want to know what's happening. Hey guys. What's happening? Guys, one at a time. Kamusta yung date ni Billie? Guys, I have a problem.
Ano? Pamangkin ni Beatrice si Ethan? Ay, totoo ba yan, Gamay? Te, ikaw, papaano ka? Okay ka ba? Hindi pa nga rin po makapaniwala eh. Kasi diba po, ang takal na namin magkakilala, pero ni minsan hindi niya nabanggit yan. Ever. Oh. Uy. Oh! Anak, may sakit ka ba? Okay ka lang, kuya? Oh. Ano? Ano naman yung I'm the man na yan? Bawi, hindi ako makapaniwalang kine-question nyo pa rin to sa nakasulat sa anak ninyo. May, Bawi, Bonsoy. Oh. I'm the man! Hindi ko get. May trabaho na po ako. Bam! Ito pa. Isang interview lang. Pasado, kuya mo. Tapos, written exam, sabi niya, wag na. May tiwala ako sa'yo. Ganon. May trabaho ko matindi, kaya itong itawag niyo sa akin ngayon. Bats, pare, you're the man. Talaga? Ano ba? Ano ba yung trabaho mo? Ano po? Tagabantay nung kambal ni Yuan? Diyos ko naman, kuya. Wow! Kumaka-I'm the man ka naman. Kala ko ano nung trabaho. Eh, talaga namang walang exam yun eh! Ano ba yun? Buti na lang. Hindi ba ako may tulog pa ako? Hindi pa ako matanggap. Kuya, ikaw tumigil ka na. Ang kapatid mo na mong problema, ha? Mek, na kailangan ka malaman. Ha? Tita mo yung nanay ni Toti? Hindi mo alam? Parang sila, baby. She was shocked. She left. Tinatry ko siyang tawagan. But di niya sinasagot. Whoa! This means wala na pag-asa si Ethan kay Billie. I'm sorry, bro. It's game over for you. Shut up. Uy, Jay. Baka nakakalimutan mo. Kung si Ethan, tita niya yung nanay ni Toti. Si Yuan naman, may anak na. Ikaw, arranged marriage. Eh, sino ngayon ang may pag-asa kay Billie? Joke lang. Pinapagaan ko lang yung sitwasyon. Masyado kayong seryoso eh. Ni Beatrice, si Ethan? Anak, sana lang hindi maka-apekto yung tsansa ni Ethan sa'yo. Parang kayuhan lang yan. Nalaman mo na anak na yung kambal. Ay. Ano? Umihirit ka pa. Namumroblema na nga, oh. Sorry. Siyempre, pinoprotektahan ko lang yung manok ko. Ano mo na? Kapatid, tumingin ka sa akin. Mata sa mata. Mag-usap tayong seryoso. Bakit? Mag-ingat ka dyan. Kapatid, sa tinagal ng tinambay ko dito sa pamamahay natin at sa mga sari-sari store, napanood ko na lahat ng soap opera teleserye at ganito ang mangyayari sa iyo. Maghahabol lang kayo sa hagdan. Billie, layuan mo si Ethan. Pero Tito Beatrice... Hindi ka nararapat para sa kanya? Because you're nothing but a 5-foot, trying hard, pinulot lang sa lupa. Niya lang, subukan niya, makikita talaga ng Beatrice na yan na hinahanap niya. Oo. Tam, relax. Kung anong problemahin si Beatrice, hindi ka ano yun nun. Saka walang pakialam kay Billie yun eh. Alam mo naman ang pinaproblema nun. Ano? Oh. Wow! Ano yun? Oops! Hindi, nagbibiro lang ang mata. Da, ano? Hindi, wala. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro. Nice. Oo. Relax.
I told Billie everything. At first, hindi siya makapaniwala. But I tried my best. I hope na hindi to maka-apekto sa kung ano man ang meron kayo ngayon. And Ethan, I just want you to know that susuportahan kita sa kung ano man ang maging desisyon mo sa buhay. Thanks, Patita Ninang. We'll be fine. Cheer up. I'm sure you will be fine. Sana nga ako. Sarap! May ganyan kasi yung order na. May girl! Hoy, tama na yung pagtutulali mo dyan. Ako naman kasi, bakit ganun? Lahat ng love lives mo may sabi. Tama, si Yuan, may anak. Mm-hmm. Si Jai, gustong ipakasal ng parents niya sa iba. Tapos ngayon si Ethan, related pala dun sa Tita Beatrice mo. Si Andoy na lang talagang naiwan na perfect. Kung ako sa'yo, siya na lang girl. Pero girls, ang weird, no? Sa lahat ng tao, kay Ethan pa talaga related si Tita Beatrice. Sa mga teleserye ko na napapanood yung mga ganyan, eh. Ayoko na yung Ethan talaga. Ay, nako, ganyan talaga. Sadyang mapagbiro ang tanghana. Kala mo, okay na. Di pa pala. Parang may humuhugot dito, eh, no? Teka, Kay. Si Billie pa ba pinag-uusapan natin? Oo nga. Uy, parang kayo na ni Kuya, ba't saan tinutukoy mo eh? Oo nga, bakit? Dedenay pa ba ako? At di so what, kung may molly na siya? Pekin. Kayo ah, ako na naman nakita niyo. Ha? Ito kaya pag-usapan natin, si Mariko. Ha? Di ba may bagong guy ka? Si Joshua? Siya pa rin? Mm. Ha? Hindi no, wala. Yun, nasa China na yun. Pero bago siya umalis, sabi niya, dadalaw daw siya sa bar pagbalik niya. Hmm? Yung kusahan, bahala siya. Late ka sa balita, girl. May iba pa. May iba pa? Ano ba sabi mo? Uy, sino yun? Nako, yung tsaka-tsaka guy na akala mo pogi, hindi naman pogi. Nako, wala yun, no? Bakit naman ang unfair talaga ng buhay? Ikaw, apat ang maniligaw mo. Pogi na, mababait pa. Ako, dalawa na nga lang. Yung isa feeling pogi, yung isa bad boy pa. Lord, bakit naman kung ganun? Yung matino naman ko, please. Ito naman kung makapagreklamo eh. Ako nga, nag-iisa na nga lang. May kaagaw pa. Hmm. Yung feeling gwapo, hindi naman masyado. Matugan pa. Oh. Oh, ewan ko sa inyo. Aalis na nga ako. May lakad pa ako. Mayan na ako magbabayad ka. Sige. Bye, ingat. Bye-bye. Nga, nga, nga. Mama. Ingat, Kai. Chup, chup, mama. Bye. Tita? Yes? I know where Calvin is. Excuse me? Yes? Kotse mo ba to? My car. Hindi mo ba alam na bawal ang mag-parking dito? Eh, paano kung gusto namin lumabas, di kami makalabas? Hindi ka sumusunod sa law? Eh, paano kung may emergency ka? Mali kasi. Sumusunod sa... Kuya naman. Hindi mo naman sinasabi, tayo pala yung mali. Nakikipaglaban pa ako din. Ma'am, wala tayong mga pwestuhan kanina, kaya dito muna ako pumarada. Pasensya na po. Before you lecture me, make sure you're right. Just be more careful next time.
kilala mo. Gwapo kasi. Hmm? Gwapo? Ka na naman eh. Oh, ano naman yung tingin mo? Hindi. Kakainis. Oo. Oh. Pigilan mo yung tingin na yan. Alam ko na yan. Oh. Hindi. Okay.